Hey guys, Aldrin here again at magandang araw ulit sa ating lahat. I created this video due to the demand of request ng ating community. So, ayun, basically yung i-share ko lang dito is based on their feedbacks. And once you click the link na nakalagay sa ating description box is marire-redirect tayo dito kay Probit Exchange, no? So, i-discuss ko ngayon kung paano tayo mag basically trade, mag deposit, withdrawal, and etc. So ayun, tapusin natin yung video na to para mas maintindihan natin kung paano nag-work itong exchange ni Probit, no? So ayun, si Probit pala is listed na din sa CoinMarketCap, kung makikita natin ayan yung information niya. And based on the top 100 cryptocurrency exchange by trade volume, si Probit ay pang 87. So ayan, close lang muna natin to. Dito na tayo sa kanilang exchange. And ayan, register lang tayo para magkaroon tayo ng access sa kanilang interface. So ayan, lalagay natin dito yung email natin. Then after that, lagay natin yung password. Then after that, tick lang natin to or select lang natin to. So okay na yan, then click register lang. So processing na, I'm not a robot. Ayun, click lang natin. After that is masisendan tayo ng verification code sa ating email na Prinobite. So open lang natin yung email natin, and then ayan, so copy natin yung verification code, balik tayo dito, and verifying na, login tayo ulit. So ayan, yun yung password. So I'm not a robot. And ayan, andito na tayo sa kanilang landing page. Nakapag sign in na tayo at nakagawa na tayo ng account. So ayan, lalabas lang yung my page na yan. So ayun, ito na yung kanilang user interface sa kanilang exchange ni Probit, no? So ayun, unang-una nating gagawin dyan is to explore muna yung exchange. So ayun, naglo-load. So ito yun. Kung makikita natin, ito yung mga symbol, yung kanilang token paired, no? Makikita natin USD, BTC, kung BTC yung paired niya, Ether, kung Ethereum yung paired niya, KRW, or kung gusto mo mag-trade ng Korean won, so select mo lang yan. Pero as of the moment, try natin yung USDT kasi ito yung ni-request ng ating community members, no? So ayun, ito, kung gusto nating mag-deposit, so punta lang tayo dito sa wallet, may mga options dyan. So ayan, click lang natin, and then ayan, may nag-request sa ating community, marami nag-request nito yung e-coin. So ayan, say for example, ayan, di-deposit natin yung coin na yan. So say for example, e-coin. So ayun, kung makikita natin, kailangan natin to ilagay, no? Yung memo, and then yung deposit address. Since itong si eCoin is under ni EOS, so meron silang kakayahan. Yung EOS is may kakayahan na magpalit ng unique name sa deposit address, no? Kaya kung makikita natin dito, is Probit Wallet yung deposit address niya. And make sure lang na mailagay natin yung deposit address nang tama, kasi iba yan doon sa ating memo. So ayan, Probit Wallet yung deposit address, and then yung memo is ayan. So iba-iba yung memo natin, every user have different memo. So ayan, yun yung gagamitin nyo kung may sarili kayong account. And always double check their deposit address, no? Kung parehas or kung tama sa inyong account na create, no? So ayan, after that is magre-reflect na yan sa inyong account, no? Once na makapag-successfully deposit kayo nitong coin.
And then, ayun, after that, once na nag-reflect na yung coin na yan, is punta lang kayo sa exchange. Then after that, USDT, kung ang pairing niya is USDT, BTC, kung BTC yung pairing niya, pero as of the moment, try natin yung USDT. And then search lang natin yung coin na yun. So ayan, eCoin, say for example. And yung percentage ng 24-hour change niya is makikita din natin yan dyan. So ayan yan, makikita natin yung chart niya dito. And kung gusto mo palitan yung layout, i-click mo lang yung layout. And kung gusto mo palitan yung kulay, kung anong kulay ka nag-compatible, kung dito pa sa black, so kung dito pa sa dark blue, so ikaw kung ano yung compatible na kulay or background mo. So ayan, kulay puti lang muna tayo. And then, ayan, kung makikita natin guys, ito yung chart niya. Diyan natin makikita yung kung gaano kalakas yung pressure ng buying, gaano kalakas yung pressure ng selling. And kung makikita natin, meron din tayo dyang mga tinatawag na resistance. Yan yung area kung saan tumama yung price action sa taas. At dyan nagkakaroon ng malakas na pressure ng pagbebenta ng mga asset or pag-sell ng mga asset, no? At meron din tayong tinatawag na support, or yan yung sahig na kung saan dyan nagkakaroon ng malakas na pressure ng pagbili ng isang asset, no? Kung makikita natin, ayan, ayan, at ayan. So kung makikita natin dito, tumama yung area na yan dito sa support, kaya nagkaroon ng pagtaas ng presyo. So ganun lang yung basics ng ating pagtingin dito sa price actions and mga candlesticks, no, dito sa chart. So dito naman, kung gusto nating magbenta na, so yung gagawin lang natin dyan, say for example, andito yan, dito natin makikita yung balance. So yung gagamitin lang natin dyan is eto, naka default lang yan, good till cancelled, no. So ayan, say for example, gusto mo na ibenta kaagad yung token mo. So dito mo lang yan i-click, no. So dyan mo lang i-click itong green na yan. Click mo lang dyan. And then kung gusto mo lahat is click mo lang yung 100%. Kung gusto mo kalahati, 50% lang ng e-coin balance mo. At mabibenta na yan kaagad, no. So i-click lang natin yan kung gusto nating ibenta kaagad. So ayan, kung gusto naman natin na ibenta sa mas mataas, kung sa tingin natin ay tataas pa yung presyo. Say for example, gusto natin is dito sa dyan na area, no. So 1,209, kung makikita natin dito sa gilid na yan, merong numbers dyan na gumagalaw, no? So say for example, dyan natin ibibenta sa 1,209. Ilalagay lang natin yan dito. So 1,209 01209. So ayan, at mapiplace na yan dito sa ating tinatawag na order book, and between yan dito sa ating 1,200 and 1,299, no? Sa gitna yan malalagay. At once na pumunta yung price dyan, ay mabibenta yung asset natin, no? So dito rin natin makikita yan sa order history kung meron tayong mga na-execute na trade. So ayan, dyan yan. At ayan, kung makikita din natin dito guys, is yung amount or yung total is andyan sa gilid. So say for example, dito tayo nagbenta. So meaning to say, itong presyo lang na yan, yung 336 na yan, dito sa presyo ng 501 is nagkakahalaga lang ng 1.68 USDT, no. Ayan lang yung halaga nyan. At kung dito naman natin siya ibenta is ayan, 48.97. So kailangan natin i-determine or tingnan yung total. Yan yung tinatawag nating order book, kung meron bang sustainable order book or liquidity.
na tinatawag no, na maibenta natin lahat yung ating assets. So, and guys, after that, after natin na mabenta, so mapupunta yan dito sa USDT balance natin, no. So, if ever man na wala tayong USDT na wallet at gusto natin ibenta papunta or gusto natin ma-withdraw yung ating asset papunta ng BTC, so punta lang tayo dito sa USDT and then eto, click lang natin yung Bitcoin kung gusto natin Bitcoin yung i-withdraw natin. Kung Ripple, kung gusto natin ay Ripple yung kukunin natin or i-withdraw natin. So after natin na maklik yan guys, yung gagawin natin dyan is gagamitin natin yung USDT balance natin para bumili ng BTC, no. So, for example, bili tayo dito. And then kung meron tayong balance na dito na USDT kasi binenta na natin yung e-coin or yung asset na yon. So mag-set lang tayo dito. Pwede nating ilagay yan lang dyan para mas maliit yung fees. So, kung gusto naman natin na makabili kagad, so kiklik lang natin tong kulay pula na to. And then after that, click buy lang. So after that, once na ma-execute is magkakaroon na tayo dito ng BTC balance. And kung gusto na nating i-withdraw, punta lang tayo dito sa wallet. Say for example, meron na tayong BTC. Gagawin lang natin dyan is to withdraw. And then search natin yung BTC. Then click lang natin. And then lagay natin yung BTC address. Pwede nating ilagay yung sa coins.ph. And then yung amount ay ilalagay na natin. So mas maganda din guys na XRP yung gamitin natin kasi mas maliit yung fee nya. Makikita natin 1 XRP lang is equivalent lang to sa mga 10 pesos lang something, no. So ganun lang guys yung work around dito kay Probit, no. Kung meron kayong mga tanungan, comment nyo lang sa ating comment section, no, at sasagutin ko yun. Maybe that's it for today guys. Maraming salamat sa panunood, no. Don't forget to subscribe on my YouTube channel para maabangan nyo kung meron man ako mga update in regards kay cryptocurrency, basic technical analysis, and nag-share din tayo dito ng mga free tokens and authentic bounties, no. Yun lang. Maraming salamat at ingat tayong lahat. Bye for now.